Hello, fellow teachers, parents, tutors, viewers, good morning. Ako po ay si Mrs. Erlinda Esclavreya. Ako ang nag-imbento ng E-Esclavreya's Beginning Reading Technique para sa pagtuturo ng pagbasa sa mga beginners at non-readers. At dahil sa na-imbento ko ito, ay mabilis na nakakabasa kaagad ang mga bata. Kung gusto ninyo, subukan ninyo. At tandaan ngayong araw na ito kung paano ang hakbang na gagawin ninyo sa umpisa ng pagtuturo. Sa araw na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano execute, kung paano ang pag-apply, kung ano ang mga hakbang o steps na gagawin ng isang guro para makabasa kaagad ang mga bata. Ngayon, ang gagawin natin ay itatanim natin ng malalim sa utak ng bata ang bawat larawan. Paano ang pagtanim? Sapagkat ang mga larawang itong pananda ay ito ang kakapitan ng kanilang utak every time na nagbabasa sila ng mga words o sentences. Kaya nakakabasa kaagad sila. Seconds lang, mababasa kaagad nila ang mga panti o ang mga salita. Napakabilis. Hindi ito nagsisimula sa alphabet, sapagkat ang alphabet ay nakakasagabal pa sa mabilis na pagkatuto ng bata sa pagbasa. Hindi rin ito nagtuturo ng sounds, sapagkat napakatagal ng mga sounds. Biruin mo isa-isa ang pagtuturo ng sounds. Kaya ang ginamit ko ay pantig kaagad para makabasa sila. Sapagkat pag pinagtabi-tabi mo ang pantig, magiging words kaagad yan. At pag pinagtabi-tabi ang words, magiging sentences kaagad. At aklat na. Basa kaagad ng aklat. Ilang oras lang. So, hindi ito nagtuturo ng sound sa umpisa kasi matatagalan pa isa-isa at napakasakit dito magpapatunog. Nakakabagot. So, hindi na ako magbabanggit na. Basta i-concentrate ko dito kung paano ang pagtuturo ng pagbasa ng E-Esclavreya's technique sa unang hakbang pa lamang. Una ay ilalarawan, i-describe ng mabuti ang larawan, ipakilala kung ang pangalan nito ay ipakilala. Dapat matandaan nila kung anong pangalan. I-describe ang kulay, ang posisyon, ang gamit, ang amoy, ang lasa, lahat ng pwede kayong gumawa ng kwento para lang habang dinidescribe ito, unti-unti ang pumapasok sa subconscious mind ng bata. At habang pumapasok yan, ay lumalalim ito at hindi na nila ito makakalimutan. Every time na magbabasa sila, aalalahanin nila itong larawan. Ito ang kanilang gabay sa pagbasa. Ito ang kanilang tulay na kakapitan para makabasa kaagad. So, ganito ang gagawin natin. Tatanungin natin sila, mga bata, anong nakikita ninyo sa larawan? Sasabihin nila, lapis. Right? Lapis. Saan ginagamit ang lapis? Sa pagsulat sa papel. Hindi sa pisara, sa papel. Tingnan ang anong kulay ng lapis? Yellow or dilaw sa Filipino. Nakatayo o nakahiga? Nakatayo. Nakatayo ang lapis. Hindi nakahiga. Sapagkat ang letter L ay vertical position. Ano ito mga bata? Lapis. Ano yan? Ano ito? Mata. Ilan ang mata? Dalawa. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Dalawa ang mata. Saan ginagamit ang mata? Ito ay ginagamit sa pagtingin. Para makakita ka ng mabuti, siyempre gagamitin mo ang iyong mga mata. Ano ulit ito? Mata. Ito, ano ito? Ito ay kamay. Gayahin nga ang kamay. Hindi humihingi, ha? Nakaganito, letter K. Kamay, sabi daw, kamay. Ilan ang kamay natin? Isa, dalawa. Dalawa ang kamay. Saan ginagamit ang kamay? Ginagamit ito sa paghawak ng mga bagay, sa pagsulat, sa pagkain, sa paghawak ng mga laruan, at kung ano-ano pa. So, mahalaga ang ating kamay. Ano ulit ito? Kamay. Ito, ano ito? Dahon. Ang dahon ay makikita natin sa ating kapaligiran. Lahat ng halaman ay may dahon. Pero ang karamihan ng kulay ng dahon ay green. Anong kulay?
green o berde. Ha? Ngayon may tangkay. Kapag pinitis mong dahon, may kaunting tangkay oh, na natitira. So yan ay dahon. Ano ito? Dahon. Gatas. Unahan kaagad natin ha, kasi iba-ibang sagot nila. Ito ay gatas. Anong kulay ng gatas? Puti. Ito ay iniinom. Ha? Iniinom na ang gatas para maging malakas, malusog, matalino, lumaki. Ha? Maging maganda. So, ito ay gatas. Iniinom ang gatas. Ano ito? Gatas. Ito ay payong. Saan ginagamit ang payong? Ang payong ay ginagamit kung maulan at mainit para hindi tayo magkasakit. Ngayon, paano gagamitin ang payong? Hawakan sa hawakan. May hawakan ang payong. Ano nga yung may hawakan? Payong, sapagkat ang letter P ay may hawakan. Ngayon, may bubong. O, may bubong ang payong para hindi tayo maulanan at mainitan. Ano ang kulay ng payong dito? Pula at may kaunting asul. Ano ulit ito? Payong. Ito, ano ito? Urasan. Bakit tinawag na urasan? Sapagkat ito ay nagsasabi ng oras. May dalawa itong kamay na nagtuturo kung anong oras na. Ano ang hugis ng urasan dito? Bilog na bilog. Gayahin, pabilugin din ang bibigo. Orasan. Orasan. So, bilog na bilog. Ano ito? Orasan. Walis. Ano ito? Walis ting-ting. Ito ay ginagamit sa paglinis, sa bakuran, sa lupa, sa sahig. Ito ay walis ting-ting. Kapag pinatayo mo, pinatihaya mo ang walis, ganyan oh, gumaganyan, ganyan oh. Ang kulay niya ay yellow brown sapagkat medyo luma na. Walis, ulitin, walis. Ito, ano ito? Nanay, si nanay napakaganda. Mahaba ang kanyang buhok, nakalugay ang buhok ni nanay. Si nanay ay mabait, mapagmahal, maunawain, mapagbigay. Ulitin natin, nanay, hindi mama, hindi mami ha, nanay. Ulitin, nanay. Baso, baso na may straw. Ngayon, linagyan ko ng baso sapagkat para may stem. Ang letter B may stem. Ito ay baso na may straw. Kung tayo ay pumupunta sa Jollibee, iinom tayo ng Coke, lalagyan ng straw. At sisipsipin. Ay, sarap ng Coke. So, saan ilinalagay ang Coke? Sa baso at linalagyan ng straw. Baso. Oh, sino naman ito? Ito ay yaya, tagapag-alaga ng baby. Ito ay katulong na binabayaran ng nanay para mag-alaga ng kanyang anak. Bakit? Nasaan ang nanay? Saan nagpunta si nanay? Si nanay kasi nagtuturo sa paaralan. Siya ay guro. Maghapon siya sa paaralan. Walang mag-aalaga sa kanyang baby. So, nag-hire siya, nagbayad siya ng yaya para siyang mag-alaga ng anak ng nanay. So, tingnan ninyo, nakataas ang dalawang kamay ng yaya. Gayahin, yaya! Oh, sabi ng yaya, love na love ko ang baby na ito. Hindi ko sasaktan. Aalagaan ko ng mabuti. Ulitin, yaya! Nakataas ang dalawang kamay ng yaya. Oh, ano ito? Yaya. Pag nakataas ang dalawang kamay, yan ay yaya. Sabon. Bango. Ang bango ng sabon. Tuwing maliligo tayo, gagamit tayo ng sabon para mamatay ang mga mikrobyo, ang mga bakterya, ang virus, mamamatay sa sabon at mabango. Ha? Pabango ka rin. Ngayon may coronavirus, hugas lang tayo ng hugas ng kamay at laging maggumamit ng sabon. Ano ito? Sabon. Ito ay tabo. Kapag tayo ay naliligo, gumagamit tayo ng tabo pangsalok sa tubig. Pagkatapos gamitin ang tabo, ay isasabit sa pako para hindi mawala, hindi mabiyak. Sabi daw, tabo. Sino naman ito? Ito ay hari. Ito ay isang pinuno ng isang kaharian, isang bansa. Ha? Siya ay laging nakaupo sa sirya. Mahaba ang kanyang buhok, mahaba ang kanyang damit, at mayroon siyang corona.
siya ay laging nakaupo sa silya. Ano ito? Hari. Sino ang nakaupo sa silya? Hari. Radyo. Itong radyo ay tumutugtog, nagbabalita, ha? Nakalilibang. Ito ay may hawakan dyan, no? Dinadala ito kahit saan, sa labas, sa ekskursyon, sa kwarto. Kung gusto mo malibang, maging masaya ang feeling mo, kailangan makinig ka sa radyo. Ito ay tumutugtog ulit. Tandaan, tumutugtog ang radyo, umaawit. Ano ito? Radyo. Ulan. Yan, nakikita ninyo ang ulan. Napakasarap ng ulan, napaka presko. Doon sa bundok, walang nawaso, walang gripo. Kaya sinasahod nila ang ulan para mayroon silang panlaba, pampaligo, panghugas. Yan ay ulan. Ano ito? Ulan. Eroplano. Tandaan, yan ay eroplano. Ang eroplano ay lumilipad. Ito ay malaking sasakyan na sinasakyan ng mga tao para makarating kaagad sila sa Manila, sa abroad, o sa pupuntahan nila. Ito ay napakabilis, lumipad. Ito ay eroplano. Ano ito? Eroplano. Tanda, no? Eroplano. Ito ay aso. Dito may dalawang larawan ng aso. Ang isa nakababa ang tainga, nagpapahinga, at natutulog. Ito naman ay nakatayo ang tainga. Kapag nakakita sila ng pusa, nagigising ang aso at tumataas ang kanyang tainga. Sabi niya, pag alis ng pusa, matutulog na naman siya. Yan, nakababa ng tainga. Sabi daw, aso. Nga. Ibuka ang bibig. Nga. Nga. Pag nakabuka ang bibig, ikaw ay nakanganga. Ulitin, nga. 1, 2, 3. Ang letters nito ay tatlo. 1, 2, 3. Yan ay nga. Ano yan? Nga. So, ulitin. Anong larawan ito? Sasabihin ang larawan, ha? Lahat ng larawan. Kailangan matandaan, mapangalanan. Larawan. Anong larawan ito? Lapis. Ito. Mata. Ito. Ilaw. Ano ito? Kamay. Ito. Dahon. Ito. Ano yan? Gatas. Ito, payong. Ito, orasan. Ito, walis. Ito, nanay. Ito, baso. Ano ito? Yaya. Ito, sabon. Ito, anong larawan ito? Tabo. Ito, hari. Ito, radyo. Ulan. Eroplano. Aso, nga, lapis, mata, ilaw, kamay, dahon, gatas, payong, orasan, walis, nanay, baso, yaya, sabon, tabo, hari, radyo, bulan, eroplano, aso, nga, lapis. Ngayon, kilala na ninyo, ha? Lahat. So, fellow teachers, kailangan magkakaroon kayo ng pananda. Kahit na yan ay larawan, dapat lagyan ninyo ng pananda. Katulad nito, ano ang tawag? Ano ito? Ito ay lapis. Ano ang emphasis sa lapis? Ito ay sinusulat. Ha? Ginagamit sa pagsulat. Kailangan mayroon silang maaalala sapagkat kung medyo hindi nila naaalala, kailangan magbigay kayo ng clue. At bawat larawan ay bibigyan ninyo ng clue. Ha? O pananda. Pananda uli. Bibigyan ko kayo ng clue.
Ano ang sinusulat, ginagamit sa pagsulat? Lapis. Ilan ang mata? Ilan yan? Isa, dalawa. Ano yung dalawa? Mata. Oh, yung nagliliwanag, ano yan? Ang ginagamit kong brown out. Ito ay ilaw. Oh, ano yung ganito? Oh, ito lang gagamitin niyo. Kamay. Oh, ano yung green ang kulay? Ah, na nakikita sa labas? Dahon. Ito, ano itong iniinom? Pampalusog. Puti ang kulay. Gatas. Ito, ano ito? May hawakan. Ayun ang may hawakan. Ginagamit kong maulan. May hawakan, may bubong. Ano yan? Payong. Yan, ano yung bilog na bilog? Nagsasabi ng uras. Ano yan? Purasan. Ito ay, ano yan? Yung ginagamit sa paglinis, sa bakuran. Ano yan? Walis. Mahaba ang buhok. Sino yung mahaba ang buhok? Nanay. Ito ay may istro. Ganito lang. Pag alam na ni may istro yan, ay baso. Ano yan? Sino yan? Nakataas ang dalawang kamay. Gumaganyan. Yan ay yaya. Yan, mabango. Bango. Ano yung mabango? Ginagamit kong naliligo tayo. Sabon. Ito, may pako. Ano yung nakasabit sa pako? Tabo. Sino ang nakaupo sa silya? Sino ang nakaupo sa silya? Hari. Yan, ano yung tumutugtog? Radyo. Ano yung sinasahod? Sinahusahod. Yan ay ulan. Ito, ano itong sinasakyang lumilipad? Yan ay eroplano. Ano yung natutulog na? Ano yung tulog na nagpapahinga? Yan ay aso. Nakabuka ang bibig. Nganga. Yan ay lapis na sinusulat. Ganyan mga fellow teachers, kailangan magbigay kayo ng clue sapagkat hindi kaagad nila yan matatandaan. Ngayon, bukas sa susunod na episode ay ituturo ko sa inyo ang susunod na hakbang. Ang susunod na hakbang ay ituturo ko na naman sa susunod na episode. Kaya mag-subscribe kayo, mag-share, mag-like at pindutin ang notification bell para makita ninyo ang susunod na hakbang sa pagtuturo ng Pantig-A o Aralin 1. Sa ngayon, medyo mahaba ng vlog natin, kaya tatapusin ko na ito. Thank you for watching. Thank you. Good morning.